Actually po, ang una po nangyari dito, nagpapalit lang ng peso to NT. Kasi marami po akong Philippine money. Kasi gagamitin ko ang NT dito. So ngayon, may isang kaibigan ako na nagsabi sa akin na magpa-remittance daw ako 2 to 3 days or 5 days or 7 days to 10 days, ganon. Pero hindi ganon kataas ang rate. So naunang naging agent ko, sila Sherilyn Camus tsaka sila Glenda. So wala kaming gulo. Kung scam ang nangyari, madam, bakit naririlisan ko lahat ng tao? Diba? Tapos nagkaroon ng problema dahil lang doon kay JB Tortuga. Si JB Tortuga may utang siya sa akin na 100,000 sa NT. Nung pumunta siya sa bahay, sabi niya magkwentahan kami. May nakita ako doon na mali. Kasi may kumukuhang pera sa akin na under ng resibo ni JB na pinasa doon sa isang friend ko. Ngayon pala, hindi pala sa kanila ang pera. Doon pala sa isang kaibigan niya ang pera. Ngayon nalaman ko doon sa isang tao, kay Charmaine, nasa kanya ang pera. Sabi ko, pag dala mo ang original na resibo, ibabalik ko sa'yo ang pera mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Nung pong naibalik ko sa kanya ang pera, nagwala na itong si JB. Pinagpo-post niya kami sa Facebook. Tapos itong Lizelle Cordero na to, dahil hindi niya alam ang transaction namin nito, nakisama siya. Ni-recute niya lahat ng tao at sinabi niyang scammer daw ako. Pero wala na, dahil may kaso kami ni Lizelle Cordero, pero magkaiba yung kaso namin dito sa kaso na ito. So ngayon, nag-recute silang tao. Yung mga tao na nung nag-post si Lizelle, marami doon na commentor si Lizelle na hindi nila alam ang buong kwento. Comment lang sila ng comment. Kaya ang sabi ko, kung scam yan, meron akong mga resibo at bakit ako babalik ng Taiwan? Kung alam ko naman na hindi scam yan, na kumita na rin yung mga agent namin dyan sa rate na yan. Ang problema dyan, madam, ganito. Yung mga agent, pinasok nila sa akin ng ilang araw. Ngayon, na-release ko sa mga pamilya nila ang pera, hindi nila ibinigay sa tao. Yun po yung problema dyan. So, hindi ko na problema yun. Dahil yung mga agent ang nagkukolekta ng mga pera sa tao. So, kung saan nila inutos sa akin na magpadala ng pera, yun lang po ang sinusunod ko. Mga ilan ang direct agents? Anim po. Anim lang? Opo. Pero alam mo ba na meron din sila mga sub-agents? Hindi ko po alam yun. Basta, bago ako nagsimula nito, may dalawang tao na tatlong tao na unang-unang nagsimula dito. Si May Camba at saka si Floricel. Silang unang-unang nagpa-remittance, tsaka si Christine Asahar. Sila lang ang unang-unang gumawa ng ganyan na high rate. So ngayon, 1 year na sila eh. Nag-start ako June. Nag-start ako ng May, pero sila, pumasok sila sa akin June. So ngayon, kung may problema sila sa mga tao nila, huwag nilang naman akong gawin na sangkalan. Dahil may resibo rin ako na binigay ko sa kanila ang pera, pinapa-advance ko pa sila. Ano naman ang masasabi mo dun sa sinasabi nila na napakarami mong property sa Pilipinas dahil sa... Prove it nila yung property na yon. Hindi ko pa sila kilala sa buhay ko. Meron na akong bahay at saka ano. Ngayon, kung inaanuhan nila yung ulugan ng sasakyan, pumunta sila doon at i-prove nila sa akin. Yun lang po yun. So, ano ang hakbang na ginagawa mo tulad ngayon na pinagbibintangan ka sa social media na ikaw ang pinaka-banker? So, ano ang mga hakbang? Yan nga, madam, nandun na sa police, di ba? Lahat ng ano, sinagot ko sa police. Kaya ang sabi ko, kung scammer ako at mayroon akong inanuhan na pera, i-prove nila sa akin na in-scam ko sila. Hindi ako aharap. At syempre, yung ibang mga tao, hindi ko naman sila kakilala. Paano ko naman ibabalik sa kanila yung mga pera nila kung na-deposit ko na sa mga agent ko yung pera, di ba po? Kaya ang sabi ko nga, i-prove na lang nila sa akin at nasa korte na rin yan eh. Nasa police na rin. Nagbigay na rin ako ng statement sa police. So, bali, ilan doon sa mga agents mo ang kinasuhan ka? Ano po? Tatlo po. So, sa ngayon ba nagtatrabaho ka pa sa Taiwan? Opo. Employer ko po pa rin. Same. So, kung susumahin mo, doon lang sa direct na inano mo na tao, mga ilan kaya ang involved na amount ng NT dollars? Yung... ni Floricel, no? Example na lang si Floricel. Ang Dizon ba? Si Dizon. Ang nailabas ko na sa kanya is nasa 46 million. Ay, nasa bali 51 million sa NT. Ang ipinasok niya sa akin, 46,000 lang sa NT. 46 million. Opo, 46 million. 51 at saka 46 million. Ang 51, ako po ang naglabas. Ang 41, siya ang nagpasok sa akin ng NT. So, bali yung natitira, kita niya galing sa'yo? Opo.
Kasi nagbigay siya ng 46 pero ang ibinalik mo sa kanya 51. Opo. Oh. Pina-advance ko pa siya. Ah, okay. So hindi ka ba nagtataka saan galing yung 46 million niya na... Hindi ko po alam yung problema nila at saan niya kinukuha yung pera. Basta siya lang ang kausap ko lang sa ganun. At naipapadala ko naman yung mga pera nila. Ngayon lang, actually ang last na October ko pa eh, naglabas pa ako sa kanya ng 2 million eh. Ito lang ang problema namin. Dahil pagbalik ni Dison sa Taiwan, may isang tao na... parang inuudyukan siya na magdemanda sa akin. Yun ang sinabi ng pulis dyan eh. Ang sabi, yun daw sang Taiwanese, yun ano daw, pinipilit niya si Dison na kasuhan ako. So, lately ba may communications kayo? Opo, nasa Pilipinas pa ako, tinatawagan niya pa po ako eh. Tapos ang nangyari, nung dumating dito sa Taiwan, meron na pala silang group na ginawa ni Lizelle Cordero. Lahat ng agent ko nandoon. Ang inunuhan niya si Kamba. With this, si Kamba, delay lang ako ng isang araw. Dahil October 3 po ah, meron akong meeting. So, siyempre, hindi ako makapag-transact ng ano, diba? Nang nangyari po, doon sa transaksyon na yon, nagsumbong na siya agad. Na hindi ko daw siya nirelisan. Scammer na ang ano nila. Ang ginawa naman nila, nakipagkampihan na sila kay Lizelle. With this, ano ba ang kasong mangyayari dito? Diba? Kung si Lizelle, wala siyang transaksyon sa amin. Tapos na siya sa transaksyon namin. Kung anong transaksyon namin, iba po yun sa transaksyon namin ni Lizelle. Tapos maraming nakikisagbuat dyan eh. Yung Bibian Katapang, yung Maria Lourdes. Comment ng commentor. Parang sila, may pinasok ba silang pera? So ano? Melissa Angeles. Hindi ko nga kilala yung Melissa Angeles na yan eh. Comment siya ng comment na scammer daw. Ako bakit? Ano bang in-scam ko sa kanya, madam? So ganito na lang. So yung family mo, ano ang mas sinasabi nila tungkol sa pagkakadawit sa'yo dito sa ganito? Ang sabi nga ng family ko eh, binigyan mo na sila eh, sinubuan mo na sila lahat. Tapos ganun pa ang igaganti nila sa akin. Siyempre eh, hindi ko naman din masisi, di ba? Alam din ng pamilya ko na kumukuha ng pera doon yung father ni Dison sa bahay namin. Oh, alam nila na ang dami kong mga agent na pumupunta doon. Pagka may kailangan sila sa akin, i-transfer mo nga si ganito, si ganyan, si ganyan, magkano. Oh, pero hindi ko akalain na aantong kami sa ganito. So last na lang, meron ka bang message para sa... Kaya madam, alam mo, yung mga nakikisaw-saw dyan, di ba? Alamin muna nila ang buong kwento. Ilabas nila sa yung mga resibo kung may utang ako sa kanila. Yun lang po ang masasabi ko, di ba? Kung ano, baka mamaya ako ang maglabas ng mga resibo nila. Mapahiya sila, di ba? At saka yung hindi kasama sa kwento, hindi related dito, wag naman sana silang makisaw-saw. Wag nilang husgahan ng isang tao, di ba, hanggat hindi nila nakikilala. Kasi lalo na yung Gracelyn na yon, comment ng comment, yung Melissa Angeles, Van Blue, ano po bang alam nila sa transaction dito? Eh kung tutusin nga yung Van Blue na yan eh, sa cellphone nga eh. Ako nga nang muhunan eh. Ako po ang namuhunan sa cellphone. Kaya nagkaroon siya ng puhunan doon. Natural, ibabalik niya sa akin ang puhunan. Pero wala siyang ibinalik. Doon na nagpapalit lang siya ng peso sa akin, doon kay Maria Olivia. Lahat ng pinapalit niya sa akin, nasa akin ang ebidensya. Kaya madam, yun lang ang masasabi ko. Bago nila akong usgahan, alamin muna nila. Kung scammer yan, hindi ako babalik dito sa Taiwan. So, bali na sa korte na? Opo, bali na sa korte na po yan lahat. Bahala na ang korte mag-decide dyan. Kung ano po yung ano dyan. Sana naman matigil na yung mga taong nakikicomment nang hindi nila alam dyan, di ba? Kasi may pasimuno sila dyan eh. May leader sila dyan eh. Para alam nila kung ano eh. Sinusuhulan nila yung tao na anuhin ako. Pero yung sarili nila, hindi nila nakikita. Okay. Hindi po ako babalik dito sa Taiwan kung i-scamin ko sila. Aharapin ko sila kung anong meron akong iaano sa kanila. Siyempre, kung anong pinasok nila sa aking pera, yun din ang ilalabas ko sa Philippine money, di ba? So, pero... hindi totoo talaga na bawat remittance eh umaabot sa 3 or 4? Hindi po, hindi ko po alam yan sa ano, problema nila yan, madam. Basta ako, inaanuhan ko yan sa ano, kung anong sinabi sa akin na instruction na ipadala ko dito, ipapadala ko yun sa kanila. Kung nagkaroon man ako ng delay, opo, kung nagkaroon man ako ng delay, madam Jaan, siguro medyo busy ako. Pero kinabukasan, ibinibigay ko sa kanila ang tamang pera nila.
So, maraming salamat sa paglilinaw. Opo, salamat din po. Sana nga madinawan na rin kung sino. At sabi mo nga, nasa 49. Ay, hanggang ngayon po, hanggang ngayon pa po, ano, patuloy pa rin sila nangungulekta ng pera. Wala na nga silang ilalabas. Patuloy pa rin sila nangungulekta ng pera ng mga tao. Para, at tapos, ang dinadahilan nila, akin daw. Kaya nililinaw ko po, wala na akong alam dyan. Opo, naibigay ko na lahat sa kanila ang mga pera nila. Ngayon, kung nangulekta sila ng pera at ako ang ituturo nila na banker nila, wala na po akong alam dyan. So, maraming salamat sa panahon at sa tiwala. Opo, maraming salamat din po. Thank you po.